isang magandang paraan kung paano gamitin ang gintong bariya. Ang katotohanan, dumaan ang mga tao sa proseso ng evolution para maabot ang itsura nitong kasalukuyan ay hindi pa rin mapag-aalinlanganan. Gayunman, ang Englishman na si Charles Darwin ang siyang nagpakita sa mundo ng teorya ng tinatawag na evolution. Evolution? E minumungkahi niya ang teorya ng evolution doon sa librong The Origin of the Species. Pero noong 1859, ang taon na nalatala ang libro, meron isang relihiyosong... Wala na oras. Basahin mo kung ano nag-iimpluwensya ng teorya ng evolution sa mundo bago magbakasyon. Gawin mo ngayon darating na Pasko, sabi siyempre uwi ka sa inyo, di ba? Oo, pupunta ako sa bahay bakasyon na namin sa Florida. Wow, ang sarap naman! Nakakatuwa! Dear Daddy Longlegs, kumusta po kayo? Sa susunod po ng mga araw, mag-uumpisa na po ang bakasyon namin. At pagbabakasyon ngayong Pasko ang pinag-uusapan po dito sa eskwelahan. At masaya pong lahat. Sinasabi po nila na mag-uumpisa ng maglakbay si Santa Claus. Mag-i-skiing kami doon sa bahay namin sa bundok. Ang saya doon. Ang kasayaan sa bahay namin. Taon-taon pumupunta mga kamag-anak namin at nagkakaroon ng kasayahan. Meron din kaming malaking kasayahan dahil ang mga kamag-anak namin sa Inglaterra ay pumupunta sa amin. Mula Inglaterra? Wow, ang saya niyo naman. Oh. Ang mama ko'y mula sa pamilya ng Rutherford. Alam niyo ba yon? Sino ba mga Rutherford? Hindi mo ba alam? Sila ang sikat na maharlikang pamilya at malayang kamag-anak ni King Henry VIII. Nakasulat yan sa dokumento ng kasaysayan. Palagi na lang niya pinakikita ang medyas niya. Kung ganun, isa ka rin bang maharlika, Julia? Oo, pag pumupunta kami sa England, ang mga ninuno ng papa ko ay mga maharlika din. At ang totoong pamilya niya ay mas matanda pa kay Adan ng Hardin ng Eden. Wow! Ikaw naman, Judy, nakatira ka sa isang malaking mansyon, hindi ba? Maharlika din ba ang pamilya mo? Ako? Hmm? Ang ninuno namin ay mga unggoy. Ha? Oo, sila isa ka rin yung unggoy. Pero siguro yung mga ninuno may matataas na klase ng unggoy na may mahabang buntot. At mayroon din sila magagandang palihibo, tama ba ako? Anong sinabi mo? Ang sinabi ko, yung katatapos lang natin sa biology, yung tungkol sa evolution. May sinabi pa akong masama? Yung Judy na yun, pinaya niya ang pamilya ko. Hindi ako papayag na gawin niya ulit yun. Maaari mo ba kaming tulungan, miss? Maghanda. Magkita tayo mamaya. Maghanda? Para saan? Para doon sa charity box. Ang charity box? Makinig kayong lahat! Marami ang nagbigay na naman sa atin ng biyaya ngayong taon. Oh, Daddy! Ang dami ito! Ay, nako. Ang ganda naman ito. Kanino kaya magkakasya ito? Judy! Huh? Ano ka ba, Judy? Hindi ka dapat mahiya. Ayan o, bagay na bagay sa'yo. Judy! Inaayawan mo pa ba ang kabutihang loob ng taong yan?
Maraming salamat po. Ay, hindi ba ang swerte mo, Judy? Hindi ba ang swerte mo, Judy? Ay, Judy, bagay na bagay yan sa'yo. Bago yung mga damit mo, hindi ba? Ang swerte mo naman. Ako, nagbigay niyan. Ako rin nagbigay niyan. Inaayawan mo ba ang kabuti ang loob ng taong yan? Ang mabait nilang lahat. Bigay lang yun sa'yo eh! Ang mabait nilang lahat. Ang mabait nilang lahat. Itong sapatos na ito, mukhang luma na. Pero si Papa nagbigyan nito sa akin. Isang sapatos? Ha? Sa'yo kung umupo ako dito? Oo, sige. Salamat. Pwede bang malaman kung anong ilalagay mo sa kahon? Mahihirap na hindi mo katulad? Halimbawa, maaari mong ibigay yung lumang sapatos mong yan. Kailangan bumili ka ng bago mong sapatos dahil mababasa lang ang loob niyan kapag umulan. Dahil maya-maya lang, nandito na sa atin yung kahon. Ang totoo, wala naman siya ibibigay. Oh, hindi! Judy, bakit? Sa Biblia, meron dun nakasulat na ang mga mahihirap na tao, lagi akong nasa tabi nyo. Ngayon, nalaman ko ng dahilan kung bakit may mahihirap sa mundo dahil ipinag-uutos ng Diyos na lagi tayong tumulong sa ating kapwa. Ano, Julia? Kaya sinasabi mo na kaya nandito ang mahihirap dahil pinakikinabangan yung mayayaman, ganun ba? Nagumuha ang Diyos ng mahirap dahil kailangan sila ng mayayaman para magpakita ito ng magandang asal. Mali ang paniniwala mo. Ibig sabihin lang niya na ang mahihirap ay parang hayop na pwedeng gamitin ng mayayaman. Hindi. Alam mo, nakakapagtaka na isang tulad ng mayaman ay nakakapagsalita ng bagay na ganyan. Tama ba ako? Nandito na ang kahon. Kayo na lang ang manipat sa kabilang kwarto. Julia! Yung kahon, nandito na sa atin. Oo! Pero si Julia ang pinakamayabang sa lahat ng mayabang na mayayaman.
ayoko na rin tingnan ang mukha ni Julia. Sana bumilis na ang takbo ng araw para bakasyon na. At pagkatapos, umuwi na siya sa kanila. May mali po yata sa pagpasok sa pangalan ko dun sa listahan ng mga pangalan. Pakiayos po. Sa ka ba dumutuloy? Sa Ferguson House. Ako na lang po ang gagawa niyan kung gusto niyo. Sigurado akong abala kayo. Sige na nga. Salamat. Ngayon malalaman ko na ang tungkol sa pamilya ni Judy. Kung sa bagay, pwede ngang isang mayaman ang pamilya niya. Ito na pala. Pangalan lang niyang nandito? Yung lugar ng pinanggalingan niya ay hindi nakasulat? Ano ibig sabihin nito? Meron nga bang pagkakamali dyan? Teka nga muna, kay Judy Abbott yung tinitingnan mo ah. Tama po kayo. Akala ko po may mali po sa papel ko. Pasensya na po. Yung Julia na yun? Ano kaya ang binabalak niyang gawin ngayon? Salamat at ginawa niya yan. Miss Throne, maaari ko po ba kayo makausap? Ano ba yun? Kasi po, pwede po ba na ang lugar kung saan ka pinanganak at ang pangalan ng pamilya mo ay hindi nakalista sa listahan ng mga estudyante? Maaaring hindi yun nakalista dahil baka meron mga itinatagong estudyante na hindi pwedeng malaman ng ibang mga tao. Bakit naman po? Wala naman sigurong ganoon dito, maliban na lang kung ang mga bata ay galing sa isang reform school o sa ampunan. Isang ampunan? Inaalam niya kung sino ako. Anong gagawin ko? Bakit, Julia? Wala po, may tanong ko lang. Salamat po. Ano? Kung ganun, dito ka lang magpapasko sa boarding house? Oo. Masyadong abala si Daddy Longlegs at marami pa akong librong gustong basahin eh. Ganun ba? Pero kahit na wala naman siya, meron naman ding tao dun sa mansyon. Hindi ba, Judy? Kaya bakit ka magtsatsagang mag-isa dito sa boarding school? Bakit? Dahil gusto ko magbasa ng libro. Kaya, ang lahat ng regalo mo sa Pasko, padadala na lang dito? Mga regalo? Oo, dito ka magpapasko, hindi ba? Tama. Ipadadala na lang dito lahat. Talaga? Hindi ka na makakapaghintay. Kahit na wala ang mga magulang mo, marami ka pa rin mga kamag-anak tulad ng tita, tito mo na magre-regalo sa'yo, hindi ba? Kunwari, sabihin natin wala sila. Na para kang isang ulila! Meron ako mga kamag-anak, Julia! Ang dami kong mga kamag-anak eh! Sa Florida! At sa California! Talaga? Siguradong marami kang makukuha ang regalo niyan! Hindi ba? Ipakita mo sa amin yung mga regalo mo ha, pagdating namin dito ha! Tama! Magandang ideya yan! Yung tita ko sa Boston, padadalan daw ako ng sombrero! Ano sinabi ng Daddy Longlegs mo na ipaladala sa'yo? Gusto kong makita yun! Ay, Judy! Ano kayang regalo niya sa'yo? Hindi ko alam. Dahil lahat ng mga kamag-anak ko, gusto kong sikreto yun at surpresain ako sa Pasko. Kaya maghihintay ako para surpresa. Talaga? Parang hindi na ako makakapaghintay. Paano, Judy? Magpapakitaan na lang tayo ng regalo, ha? Madali lang sabihin ang bagay nito. Pero anong gagawin ko ngayon kapag nalaman nila ang katotohanan? Maaari kang kumuha ng mga regalo pinadala sa ampunan? Huwag ka na mahiya, Judy! Kung sa bagay, meron tayong tungkulin magpakita ng kabutihan sa mga may hihirap. Tama? Anong gusto mo? Huwag ka na mahiya. Sabihin mo kung anong gusto mo. Ayoko na. Nangyari lang ito dahil naingit ako doon sa medyas niya. Ayoko naman nun eh. Ayoko naman talaga nung medyas niya. Thank you.
na kaya magtagal pa dito. Kapag nalaman na talaga nila ang katotohanan, hindi na ako maaari pa magtagal dito. Kahit natulungan pa ako ni Daddy Longlegs, hindi ko na rin gustong tumagal pa rito. Ano nang gagawin ko? Eh, sinong susunod? Ah, Judy Abbott! Judy. Tama. Siyempre, narito ang iyong buwan ng cheque. At ito, para sa'yo din to. Ah, ano kaya ito? Ah, salamat po, Mr. Hardy. Galing din ito kay Mr. Griggs. Maligayang Pasko. Inutusan ako ni Mr. John Smith na ipadala sa iyong regalo nito, Nagmamahal Griggs. Ah! Regalo para sa Pasko? Ha? Huh? Ano yun? Ay, ano ba? Bakit? Ano niya? Meron isang regalo? Gintong bariya! Gintong! Mga gintos! Gintong bariya! Ito, gintong bariya, oh! Mga gintong bariya to! Regalo sa akin sa Pasko! Nakakatuwa naman! Yehey! Ngayon, wala lang masasabi mo wala akong nakuhang regalo! Yehey! Oh! Hindi magiging makatotohanan pag sinabi kong binigyan ako ng mga kamag-anak ko ng gintong bariya. Paano na yan? Saan kaya napunta ngayon si Judy? Siguro sa tingin ko, hindi na babalik ulit dito yon. Ha? Ano ibig mo sabihin? Malalaman mo na lang kung ano yon. Pasok! Bukas yan! Sally! Pakibukas si Judy to! Judy! Sandali lang! Ano ba mo ngayon, Judy? Dumating na ang mga regalo sa akin. Pinadalhan ako ng mga kamag-anak ko na maaga. Lahat ng ito? Wow! Ang dami! Pwede ba ako magbukas na isa? Oo naman! Di ba usapan natin magpapakitaan tayo ng regalo ngayong Pasko? Hindi ba tama ako, Julia? Oo, tama ka. Tingnan mo! Relo ng silver! Ang ganda nito! Ayan ba? Bigay sa akin yan ng tito ko kasi sabi niya padadalan niya ako niyan eh. Wow! Ang ganda ng kumot na yan! Galing yan sa tita ko sa Florida. Dahil sinulat ko sa kanya na nagbabasa ako ng maraming libro ngayon. Ang ganda nito! Lalagyan ng mainit na tubig. Teka! Hindi ba set ang medyas ito? Bumili din ako. Ayan! May nagpadala ba sa akin yan? Ayoko naman na sedang medyas dahil parang kang nagbumukhang nagpapanggap na mayaman. Pero, mga regalo naman yan eh. At pangit naman kung hindi ko susotin, hindi ba? Galing ito sa tita ko sa Florida. At ito, kay Tito Harry nasa California. Kung hindi ko sila matatandaan maigi, hindi na makatotohanan ang kwento ko. Dear Daddy Longlegs, lahat po ng gintong bariya ay binili ko po ng gamit. Nasisisi po ako dahil nainggit ako kaya bumili ako ng sedang medyas. Pinagsisisihan ko po talaga ito. Pero gustong gusto ko rin naman pong magkaroon eh. Maraming salamat po sa napakagandang regalo niya sa akin ngayong Pasko. Wala kay Judy na nandito lamang hanggang matapos ang bakasyon ngayong Pasko. Sana maging masaya din kayo, katulad ko.